Hello mga lalabs, mga vayots, good morning! Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon sa mansulok ng mundo, migamigalab shoutout at sa mga kapwa ko po FWs around the world, hello, hello, migalab shoutout. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. Maraming salamat po. Uy, araw ngayon ng Biyernes, March 29, 2024, at Good Friday, di ba, doon sa Pilipinas, at umuulan ngayon, ewan ko lang doon sa Metro Manila, sa Balance, Luzon, pero sa Visayas, at saka sa Mindanao, umuulan ng binignit. Ano ba yung binignit? Yung sa Tagalog, ginatan, kasi yun ang kinakain ngayon ng mga kababayang mga Katoliko, mga Roman Catholic, no, na bawal daw yung karne, bawal ang mga inihaw dahil magkakaroon daw ng mga talumtom, yung itim-itim ang mukha at kung ano-ano pang pamahiin. So umuulan ngayon ng ginatan or binignit doon sa Visayas at Mindanao. Sarap noon. Pero hindi po binignit ang ating usapan or ginatan. So, dito na po tayo sa ating topic ngayon, mga loves, mga payots, no? O, ito na. Yung last week, may Tanger survey na 58% yata yun daw ng mga Pilipino ay pabor daw sa chacha. Chacha, gibongbong na siya. Chicharon, si bongbong in town. Fake news yun. Dahil ayon sa balita ng GMA 7 o GMA News Online kahapon, eh 88% po mga lalabs, mga vayots ang ayaw sa chacha ayon sa Pulse Asia Survey. Parang ano tayo nakukuha doon sa chacha-chacha na yan? Ang makikinabang lang dito sa chacha na yan, charter change na amendan ang 1987 Constitution. Yung mga Marcos lang naman, and the rest of the gang, yung mga kongresista ngayon, lalo na yung kanyang papinsan na yung malaking tiyan dyan, nakala mo si Jollibee. Dahil sa kakalunok ng pera ng taong bayan, nagsita ba, ah? Yung mga kongres, maraming mga kongresman dyan, kongreswoman. Lalo na yung mga vloggers nila, ay, dati pa, payat pa yung ngayon talagang lumulobo na, panglitson na, akala ko baboy, baka na pala. Malaki. Pero kalamon ng mga pira, attack collect, defend collect, ayun, tapos lamon, ayun na nagsitabaan ang mga vloggers nila. So, 88% ng mga Pilipino ayaw sa chacha, sabi ng Pulse Asia Survey. At ayaw din amendahan, ha, 88% ayaw amendahan ang 1987 Constitution. Kaya Marcos Jr., Liza Marcos Botod, Botlo, Modlo, sa ni Marlica, Tarsier ang mata, at ikaw, Martin Romualdez, na tiyan ni Jollibee, wag na ninyong ipilit na amendan ang chacha, mabibigo lang kayo. Dahil kapag i-post ninyo yan ng todo, baka mag-Hawaii 2.0 kayo. So sabi pa dito, the survey revealed that 8% are in favor of charter chains. O 8% lang pala kayong mga hinayupak kayo. Kahit nagbabayad kayo doon sa People's Initiative ng tag-isang daan, niluloko pa nyo pa taong bayan sa sariling, ginigisa ninyo sariling mantika, no? 8% lang pala kayo mga pinisting yawa. Tapos, ang 4% responded, they don't know. So, 4% lang ang hindi alam. So, the latest poll results showed a 40% increase of those opposing chacha now compared with 45% who are in favor based on March 2023 survey. So, nag-survey sila nung last year about dito sa People's Initiative na to, or chacha, charter change. Dati,
45% ang pabor. O ngayon, tumaas. Nang yung ayaw na ngayon, 43% na ang ayaw. Palakpakan. So yung question daw was, in your opinion, or sa iyong pananaw, dapat na bang amyendahan ang 1987 Constitution sa ngayon? O yung tapo, yun daw ang tanong ha. In your opinion, should be 1987 Constitution amended or not amended at this time? Ngayon. So, amyendahan ba ngayon or hindi amyendahan ngayong panahon na to? So, marami ang sumagot ng ayaw. Wala naman talagang katuturan yun eh. Ang kailangan natin ngayon mapababa ang presyo ng bilihin. Oh, ngayon na naman nga, kahapon, masaya si Bongbong Marcos dahil import daw ang India ng bigas sa Pilipinas. Ang import na lang. Ang kayang solusyon ng administrasyon ni Bongbong Marcos na kung saan naturingan di umano siyang economics at doon pa sa isa sa mga pinakamahal na eskwelahan sa UK, Oxford University. Meanwhile, the same survey showed 74% believe the Constitution should not be amended now or any other time, while 14% said that the Charter should not be amended now, but maybe amended sometime in the future. So, 14% ang nagsasabi na baka sa susunod na mga panahon, pwedeng amendahan, pero yung 74% nagsasabi talaga na hindi. Hindi! Pwedeng amendahan ngayon. Pero makikinabang yung mga tambaloslos at yung mga krokodilos. At saka yung ibang mga ano dyan, mga kongresista. Marami. May mga senador pa at yung number one talaga, si Presidente at si Ma'am Shib. Palagpakan. Ang mga nakilabang dito eh. Sila Sandro Marcos. Dahil bakit sila na ang maghahari sa Pilipinas na which is hindi nila pagmamayari ang Pinas. Hindi nyo pagmamayari. Ilan po nga lang kayo dyan. Inaawa taong bayan dahil lagi kayong binababoy ng mga dilawan pinisting yawa. Magkasabwat pala kayong mga baboy. Sabi dito, the 14%, only 6% agree that CHACHA should be done under the current administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. O 6% lang, kasama na dyan itong mga, si Sangkay dyan, yung mga Talano Gold. kanilang mga attack, collect, defend, collect na mga vloggers kasali na dito sa 6%. So, konti lang kayo. So, nga hinayaw pa ka. Sabi pa dito, while another 8% said CHACHA should be done during this administration. So, 8% lang ang gustong matapos na ang CHACHA, or charter change na to, sa under administration ni Bongbong Marcos. Huwag na ninyong ipilit. Masasaktan lang kayo. Para kayong nanliligaw sa isang babae na akala ninyo na talagang malakas ang kumpiyansa ninyo, no? Nasasagutin kayo. Yung pala, pagdating sa dulo, nabali ang sanga. Tapos akala rin, lumanap ang iba. Policy siya conducted survey from March 6 to 10. Oh, ito lang buwan na to ha, noong Marso 6 hanggang 10, oh, Pitsa J, 24, 2024. Using face-to-face interviews of 1,200 respondents aged 18 years old and above, it has a plus and minus 2.80 error margin in the 95% confidence level. So, ito pa, saan? Ang maraming ano no, maraming ayaw ha? The geographics area covered in the survey have the following error margins, plus or minus 5.7% for Metro Manila, the rest of Luzon, Visayas, and Mindanao. The opposition against CHACHA
is highest in Mindanao. Palakpakan. Ayaw na talaga ng taga Mindanao magpauto pa. Ayos daw sa Mindanao na mayroong 91% ang ayaw amyendahan ang 1987 constitutional ayaw sa charter change. It is 89% sa Balance Luzon, 89% in Balance Luzon, 85% in Visayas, and 81% in the National Capital Region. Ito yung nakakalungkot. Nasa National Capital, sa NCR, marami doon, no? Akala natin pabor, yun pala hindi. Oh, dito pa. Sa doon sa mga kongresistang taga Mindanao, may iba dyan sa Visayas, marami sa Mindanao, di ba, na mga kongresista na humihimod sa puwit ni Martin Romualdez na ayaw, di ba, doon sa, atawag dito, One Mindanao, na One Republic ng Mindanao, no, na hihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, kagaya ng ginawa ng Singapore sa Malaysia, di po ba? At ng Timor-Leste sa Indonesia. So ayaw na ng ganun, ng Imperial Manila. So ngayon, dito pala sa Balance Luzon, kasali na dito sa Ilocos to banda. Marami din ayaw doon. So yan ha, marami. So doon sa mga sinat at kongresistang taga Mindanao, kahit ayaw ninyo, pabor kayo, naamyendahan, bumoto kayo ha, naamyendahan ang chart ang 1987 Constitution. Pero yung mga nasasakupan ninyo dyan sa Mindanao, na kung saan kayo ay binoto nila, ayaw nila sa chacha. So yun, nakakatawa. Nabayaran lang talaga siguro itong mga kongresista na to na pumabor na amyendahan ang 1987 Constitution dahil makikinabang sila, wala na eleksyon. Kakaw na lang sila ng nakaw taon-taon. So ito, yung objection to charter amendments also cuts across income classes reaching 93% in lowest income class A, 87 income class D, and 82% in class EBC. Yung background daw dito ng Pulse Asia, poll done, was done using, ito na, face to face, no? So, ito na yung mga, mga sa mga laylayan, ito yung kanilang, yung class D, class E, tapos EBC, ito yung sa mga urban area, mga mahihirap. 87%, 82%, 93%. Wala naman talagang dapat anuhin dito eh. Ayusin ng gobyerno. Hindi kailangan amendahan ang 1987 Constitution. Kung talagang yung adhikain ng gobyerno ay maganda, pero hindi. Term extension nga, gaya ng sinasabi ni Pangulong Duterte. And by the way, highway, bago tayo matapos, yung maisog na rally ni Tatay Digong, magrarally sana dyan sa may Bulacan banda, itong si Daniel Fernando, hakbang maisog pala, rally nila ni Tatay Digong. Ayaw o hindi binigyan ng permit ang hakbang maisog magrally dyan sa Bulacan. Ikaw, ano ba yan siya? Gobernador or ano ba si Daniel Fernando? Sa mga taga-Bulacan dyan, huwag na ninyo yan ibotong hinayopak na yan. Ayaw niya magbigay ng permit? Siya ba may-ari ng Bulacan? Tandaan niya, binoto lang siya dyan ng taong bayan. Kasali na dyan, yun siguro, pambibili niya ng boto. Baka ha, baka nambili yan ng boto para manalo. So huwag na ninyo taga-Bulacan iboto yung hinayopak na Daniel Fernando na hindi nagbigay ng permit sa hakbang maisog na mag-rally dyan dahil takot siya eh. Nasa kanyang lugar, maraming sasama sa hakbang maisog ng Duterte.
team na magrarally dyan, malalaman niya na wala na palang mga Marcos dyan. Marami na nagbago, marami na nauto kasi. So, ayun. So, wala talagang makukuha yung amienda-amienda ng economic provision na yan dahil hindi naman talaga yun yung layunin eh. Yung sila lang ang manatili. Ang gusto ng taong bayan ngayon, mapababa ang presyo ng bilihin, lalo na yung bigas. Presyo ng kuryente na grabe kataas, presyo ng tubig. Mga bills dyan, bili, pamasahe, ang taas. Tapos yung kung ano-ano pa dyan. Yun ang kailangan ng taong bayan. Walang pakialam dyan sa litching chacha na yan. Di po ba? So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Stay safe po. Glad God bless you. And, oh, yun na nga ba. Happy Kwarisma, everyone.